Hi mga po, another delivery from Shopee. Actually, part ito ng December ritual ng Lola. Ito na siya. So, let's open it for the first time. Unbox natin siya. Unpack pala muna. Ano ba ito? Itong mga bubble wrap na to, natatambakan na ako. Hindi ko makonsensyang ano, itapon. Pero paminsan, wala na akong choice kundi itapon na nga. Kasi naman, diba? Sana makalap sila na means and ways, no? Para hindi na kailangan ng mga ganito, ng mga bubble wrap or something, no? Kasi sa US, halos hindi na to ginagamit, eh. Alam ko, meron sila yung parang peanut something, eh. In fairness, ha? May bubble wrap na, may newspaper pa. Siguro para hindi madumihan. Okay, kudos naman kay seller. Pasensya na, medyo kagigising na ng lola. Singot ng singot. Alam mo namang may ano ako, allergic rhinitis. Ayun! Oh, teka, down ko pa ha. Yan. Ayan siya. Actually, dalawa yung binili ko kasi alam mo na. Yeah, let us see. Ay. Ayan siya guys. Oh, yun! Diba? Teka. Yan ba yung harap? Oh, yun na nga yung harap. So, it's a wood toy. It's not actually a toy, no? I will not categorize it as a toy. Wood learning system. Kasi ibang pag sinabi mong toy, parang ano lang yun eh. Parang laruan. Kapag may learning din naman sa laruan, di ba? Ang problema, paano ito bubuksan? Ah, ito. Ayan. Teka ha, angat natin ng konti. Ayan. So, unpack natin. Tingnan natin kung ano laman sa loob. Uy, may mga plastic nuts and screws siya. Tapos, check natin ah. Meron siyang color chalk. Oh, di ba? Tapos, meron siyang eraser. Mini eraser. Oh, di ba? Meron siyang, ano to, tawag nito, yung para sa whiteboard na pentel pen, parang writing pen. Tapos siguro itong mga nuts na to, itong mga, yan o, parang plastic na tornilyo is gagamitin dito para mabuo ito. But anyway, tabi muna natin ito. Check muna natin ito. Ito ako nakainom ng gamot, ano ba yan? Nag-vlog kagad ako. Ito, labasan muna natin itong mga to. So, inside. So, ito may apat siyang pa-A. Yan. May apat na pa-A. At ito yung pinaka-exciting part. May whiteboard siya. Tama ba? Ito nga ba yun? O tama, ito nga. White, may whiteboard siya at the same time. Bakit parang... Ay, hindi pala ito. Ito pala yung parang ano. Sorry guys. Parang meron kasi siya parang... Lagyan na ng mga letters and numbers. Ito pala yun. Hindi pala ito. Ito yung parang pinaka patungan. Okay? Then, ito yung parang pinaka whiteboard, blackboard niya. Ayun, ang ganda. Ay, kudos kay seller. Maganda siya, ha? In fairness, ito, may mga letters na siya. These are magnetics. Tapos, may mga numbers din siya. So, learning system talaga siya, di ba? Magagamit to ng mga bata para bawa, tuturuan mo siya for alphabet at saka ano, alphabet at saka numbers. And then, ito yung pinaka whiteboard. At the same time, may blackboard siya. Kasi diba, pagka lumalaki yung mga bata, usually lahat ng dingding natin sinusulatan. Diba? Lahat na lang na makitang, ano, nagva-vandalize sila. Well, at least ngayon, hindi na sila magva-vandalize. Pero nagtataka lang ako kung bakit screw na plastic, parang ano, parang walang, ano lang siya eh. Screw lang siya, wala siyang bolt. Well, anyway, buuin natin ha, buuin natin. Alam, humaba yung video. Para makita lang natin, ma-appreciate natin kung paano ba siya gawin. So, let's see. Definitely, itong dalawang to, magka-partner. O, ayan o, kasi meron naman siyang groove. Ayan o. May groove siya eh. Oh, definitely ganun yon. Tapos definitely may susuksukan ito. Teka sandali, baka nandito. Si screw type siya eh. Ayun, meron nga dito.
Sandali, tabi muna natin yung hindi natin kailangan. Ah, okay. Easy lang siya. Ayan o, meron siya parang butas dito. Nakarekta na, kaya pala walang ano, bolt. Nut lang. Ay, tama ba yun? Oo, ayan. Okay. So, teka. Ang hirap. Kailangan kasi hawak mo yung dalawa eh. Lagay muna natin itong plastic. Ayan. Tapos bago natin siya i-shoot doon. Pero di ba dapat foldable? Ah, hindi siya foldable. Okay. Foldable siya. Dismantable. Hindi siya foldable. So, andali lang naman siyang gawin. Ayan. Iikot-ikot mo lang siyang ganon. Pagkaikot mo, okay na. Meron ka ng paa. Pa-A. Yan. Isang pa-A. And then, ano natin ulit yung isa pang pa-A. So, ayan din siya. Sa screw. Uganda guys. Perfect para sa mga may toddler dyan sa inyo. O kaya yung mga 5 years old, ganon. 7 years old. Or kahit sa inyo, pwede rin to eh. Aba eh, kung kayo na may, di ba, nagtuturo, nagtututor sa mga bata, pwede to sa inyo. Kasi, di ba, ako pwede to sa akin kasi pwedeng distahan. Pwede rin ano, actually, ang sabi ko nga, hindi lang ito pang teaching. Pwede rin ito yung pang mga menu. Alam nyo yon, yung pagka may mga tindahan kayo, pwede nyo gamitin to as a menu board. Di ba? Yun ang idea ko. Tapos adjustable nga pala siya guys, oh. Pwede nyo siya, kasi ito oh, ayun, hindi siya adjustable. So parang, ah okay, I get it. Pwedeng nakalock lang itong board. Pwedeng umiikot-ikot itong board. Pero ang gusto ko kasi umiikot-ikot eh. Pero pwede mo siya lagyan ng screw dito para nakalock in place lang. Ayan oh. Lalagyan mo yung screw dyan, naka-lock in place lang yung board. Eh, may whiteboard at saka may ano yun, may blackboard eh. Gusto ko yung umiikot-ikot siya, di ba? So, eto naman ilagay natin. I'm not sure pa kung eto talaga yung pagkakagawa niya. So, ayan na, may apat naman siyang groove. May apat naman siyang butas. Ayan o. Isa, dalawa. Tapos sa kabila natural, apat. So, pwede mo rin siyang i-adjust. Pwedeng mataas pa, pwedeng mababa. Kasi meron siya ditong ano, dalawang butas. Oh. So, pwede mong gamitin lahat yan. So, check natin na. Dito ko gusto ko maliit lang yung paa niya. Para medyo malawak. Kasi, pagka unstable siya eh. So, pwede natin ito lagyan ng mga, yung mga letters and numbers. Tapos, kung ano mga writing material niya. Dito natin ilalagay sa surface na to. Diba? Yun, no? Oh. Tapos dito naman sa kabila. Hindi ko masyado hinihigpitan kasi guys, didismantle ko rin eh. Pero sakto lang, di naman, hindi mahigpit, hindi maluwang. Madali lang siya talagang ano, kahit siguro bata kaya tumbuhuin eh. Kasi, ano lang eh, plastic screw. Then, balik na rin natin siya. Okay, good. Ayan o. Tsaka meron naman siya parang ito o. Pwedeng ano ng piso. Kaya lang natural pag bata, huwag mo bigyan ng piso at baka malunok niya. Pwede lang kamay-kamay na lang, di ba? Pang higpit. O, hindi masyadong mahigpit kasi kahoy ito. Alam niyo na. Alam niyo ano siya? Mabangong uri ng kahoy ha, in fairness. Ang bango niya, parang cedarwood. Kaya okay na okay din ito. Ayan! O, oh, diba? Ayan na siya. Teka. Hindi ko siya, ano, ang laki kasi. Iurong ko yung ano. Iurong ko yung camera. Sandali, pause ko muna. Ito na. Ang hirap mag-adjust, ha? In fairness, ayan siya. O, oh, diba? Pag gusto mo ng black, iikot mo lang to. O, oh, blackboard. Pag gusto mo ng whiteboard, pwede rin siyang whiteboard. O, diba? Ang ganda! Diba? Very convenient para sa mga nag-tutor ng mga bata. Lalo-lalo na yung mga elementary. Pero, at the same time, alam niyo, gusto ko siya. Bibili nga ako sa kanya eh. Kasi,
Pwede rin siyang menu board. Pag may mga tindahan kayo, pwede siyang menu board. O, diba? Totoo naman. At least may option ka, pwede siyang chalk, tapos colored chalk, para may design-design. At the same time, pwede rin siyang whiteboard. O, diba? Pwede itong nakafix lang ito. Kung lalagay niyo, may dalawang screw pa actually doon. Kung gusto niyo nakafix lang na nakaganyan, halimbawa, ayaw niyo siyang gumamit ng chalk. Gusto niyo lang gagamitin niya yung ano, whiteboard. O di, pwede naman ganyan. Kasi may mga batang allergy sa chalk eh. Pero at least may option ka, di ba? Ang ganda, di ba? Oh. So guys, kung kayo interesado sa mga, nakayukuan lola, naiipit ang bilbil. Kung kayo interesado para sa mga gantong klase ng videos na bumibila ko ng mga wood materials at wood items, please do subscribe to your lola's channel and give this a thumbs up. Yan. At saka please share this video and hit that notification button para sa mga susunod ko pang orders. Ayan, para teka, urong ko pa yung video, urong ko pa yung camera para buo tayo. Ayan, para makita niyo, appreciated talaga. Tapos makita niyo yung blackboard, yan. At ano, nasa na ba ako? Hit the notification button para updated tayo sa mga videos na gagawin ng Lola. Ayan, oo. Na mga wood items na ganito. Kasi ang dami pa nitong darating na mga wood items. Kasi mahilig ang Lola sa mga wood items. Kasi parang naka-classic ang Lola para sa mga gantong item eh. Parang it's so safe kasi wala siyang chemical because it's made out of wood. Diba? Parang ganun ang peg ng Lola. Pero actually meron din naman siyang plastic. Diba? Tsaka yung choka, tsaka yung pentel. But anyway, ang ganda niya. Diba? May lagay yung pang ganito. Pero actually optional. Pwede mo wag nang ilagay ito. Pwede mo ring ilagay, pwede mong wag nang ilagay. Kaya lang, isa lang comment ko dito, sana nilagyan nila ng butas pa dito, tsaka dito, para pwedeng, alam nyo yun, pwedeng kitiran, para at least kung option na gustong makitid lang, pwede, diba? Pero at napakaganda niya, highly recommended. So, kudos kay seller. So, galing to sa Shopee. Okay, maraming salamat mga apo. Hirap na Lola. Ipit na ipit ang bilbil. Thank you!